Alright mga brothers on wheels, welcome to Old Church Ruins ng Camiguin Island. For today's video ay pabote natin itong napakatandang simbahan na nalubog sa pagputok ng vulkan noong 1871. So tara ba mga riders, pasok tayo! Alright mga katuristas, for today's video ay nandito tayo ngayon sa Giob Church, no, sa Old Church Ruin dito sa Kaatarman, Camiguin Province o Camiguin Island. So mula dito sa ating tinatayuan, no, katurista, ay tanaw natin yung vulkano. So before na pumapasok tayo dito sa Old Church Ruin ng Camiguin Island is dito muna tayo sa information at maglogbook tayo dito dahil sabi nila maglalagbok dahil para may parang entrance, no. So dito maglagbok tayo, sulat natin mga pangalan mga katurista. At sa mga bandang kaliwa naman ay dito naman yung magbabayad ng entrance fee na 50 pesos mga katurista. Kasi bago ka pumasok doon sa sa Old Church Ruin, yung nasirang simbahan, no, as known as Giob Church in Camiguin Island. So dito tayo magbabayad mga katurista. 50 pesos per head. So dito tayo magbabayad mga katurista. At may maya-maya ang katurista ay pumasok na nga tayo. At ay mayroon tayong na interview ng na babae na tourist guide, no, sa Old Church Ruin. Si Ate yung yung ka-tourist guide natin dito sa papasok ng Old Church Ruin ng Giob, no? Giob Church, as known as Giob Church. So ito mga katurista, at malalaman natin yung iba pang mga istorya ng simbahan ito bago nasira sa pagputok ng vulkan. So ikaw pwede na matanong, ma'am? Sige. Pangalan mo po, ma'am, ay si ID. Heidi po. So ano po bang mga history po dito sa Old Church? Ano ba pangalan ng church na ito, ma'am? Giob. Ah? Giob Church. Giob Church. So, ano bang history, ma'am? Bakit nagaganito yung church? Ito, nasira po ito nung pagputok po ng vulkan. Yan po yung old volcano dito po sa... Dito pa ba? Itong station of the crosswalkway. Oh. Vulkan daan. Yan po yung nasira dito. Yun pa ba? May 13, 1871. Ah, see. So, dito nasira sa pagputok ng vulkan. Dito. Bali, itong pangalan ng church nun, ano pangalan nun dati? Giob Church. Giob Church. So, ito na lang natira. Upper part na lang po ng simbahan ang natira. Kasi po, nung pagputok po ng vulkan, natabunan po to. Natabunan na to. Yung pangyayari po noon, kasama na po yung San Quin, same day lang po sila. Same day lang din. Ang lawak pala ng inano ng vulkan, no? Sa bubong na to, sa taas na to banda. Yung wall po niya, made by corals, equine, at ako. 1623 po itong i-build by the Spanish. 1623. So, napakatagal na, ano? So, yung naka-ano dito na pare, baka sali ba yung parang sa pag-tabo ng, vulkan? Meron po, kasi dito po noon, sentro po to ng Camiguin. Mm-hmm. Dito po ng pinaka-sentro, dito po yung munisipyo. Dito sila nagtatago. Dito sila nagtatago. Oh, kasi mas mataas pa to. Akala nila safety. Kaso pagputok, dito tumama, dito nangatabunan sila lahat. Halos 2,000 po na tao po yun. Diyan dito, natabunan. So dito nakalibing. Nakalibing sila lahat dito sa sundan. Hindi na yun kinuha pa. Yung nakalibing dito, hindi na pinarecover. Hindi na. Talagang tinabunan na lang talaga sila dyan. So almost 2,000 ng mga tao. I see. So, sa natabunan. So, pwede pa tayo pumasok doon, ma'am? Pwede po. Sige po. Sa likod po, sir, makikita yung kumbento at yung bell tower ng simbahan. Sa likod nito? Sa likod po ng park. I see. So, ito yung pinaka sa loob ng simbahan na ito. Dito natabunan yung mga tao na nagsimba dito. Or nagtatago dahil... Dahil akala safe nila pag safety pagputok ng vulkan. Yung pala dito tumama. Dito po tumama. So talagang may mga sa ilalim, no, ng church. So itong pinaka ito na talaga ang main ng sa church, mga brothers and Paglabas niyan sa pintuan, nakikita
nakita yung pinakamalaking kahoy. Malaking kahoy. Centennial, more than 100 years. Almost 100 years. More than. Ah, so ito pang may na nakatira pa banda dyan, no? Yung ano, lagayan ng mga kahoy pa, no? Wala po kasi exact na kapag sabi ko ano talagang exact na itsura ng ano ng church noon. So talagang ito na lang ang natira. Itong mga remains na lang ito ang natira. Structure na natira. So napakapakakapal, no. So ito sa palabas to ng saan naman to? Ito po yung Centennial, the 100 years. Yung puno na yan. Yung puno na to. Ano ba pangalan puno na yan, ma'am? Camel tree. Ah, camel tree. Ito naman sa kabila yung kumbento nila. At dito po makikita yung lumang bell tower sa simbahan. Ito yung bell tower. So tingnan natin. So yan. So ito sa dulo na lang yan dahil natabunan din. Natabunan din lahat. So ito yung kumbento dito. Ito yung more than 100 years na napuno ng kahoy. Centennial tree na. Oh, I see. So ito yung kumbento dito. Yung nakatira na ano na White House diyan, yung bago lang yan. Lighthouse. Lighthouse na yan. Lighthouse pala yan, sorry. Yung mga bato dito, galing pa yan sa baybayin. Kinuha. Tapos nilagay nila dito. Nilagay nila dito. Nung panahon ko, marami din ano, turtle diyan. Yung equipment nila, yung ginagamit nila kasaglapan dito. So talagang may halo yan, may cemento po. Pure corals, equipment at nabo. Yan, hindi siminto yan. Hindi siminto. Tapakang napakawangahan at ano. Sige, lapitan natin. Ito yung bell tower. Nang ano yung church, ma'am? Ulit, yung... Ano pangalan nun? Napakahirap na church? Giob Church. Giob Church, ayun. Yun ang itong Giob Church. Yung old church ruin dito. So, ma'am, thank you. Maraming salamat po, ha? Sige, ikot lang muna kami. Thank you po. Alright, mga katuristas, no? Balik tanaw sa ano... Old Church Ruin as known as Giob Church dito sa Camiguin Island. For the history lovers of Giob Church Ruins and one of the most historical and one of vintage ruins that still look beautiful until today. The church serves as great as witness on how the Filipino back there were able to practice their faith and how once fully functional church became one of the center for religion development in the province. Back during the Spanish era, Camiguin Island capital is known as Kuta Batu. So, yung capital pala ng Camiguin Island dati, mga kartoturista, no, is ang Kuta Batu. Dito sa sa Katarman. It was an attractive town as well, and how the locals describe the city. The church became the one of the town most prized possession. And it's built using a coral stone. So, talagang lahat coral stone, wala pang semento dati, mga katurista, no? The large church structures that used to hold wedding, baptism, funerals, and even Sunday masses has gone in an instant during a destructive eruption of Mount Volcano in 1871. So, Mount Volcano in 1871 eruption has been recorded as the most destructive eruption during those years, and the eruption has wiped out Kuta Batu, leaving a few survivors. The Giob Church was not spared with the eruption as the building has been destructive and its trees, a huge war which turned out earth rock and lavas from the eruption volcano has destroyed and has left ruins, proving that there was once a grand church standing in the past. So dito sa ano, mga turista, no, ang mga alaala na lang sa mga taong natabunan dito sa Old Church Ruin as known as Giob Church, no, dito sa Camiguin Island. So masakit mang isipin, pero that is the very huge accident, no, dito sa ano, almost thousands of people were buried under the church, mga turista. Upon visiting the ruins, most visitor lights a candle before entering the church and offer a prayer for the lives that were taken back in the days. Some of buildings are still intact that can prove that there were once a church built in that place. So
the ruins found in the place are different form already, so I highly suggested that visitors won't have high expectation to see highly maintained ruins on Moses and Eben tree roots and facility be seen in the ruins. So mga katorista, no, dito sa ano, sa dulo ng mga katorista may mga old Katarman na story, brief lang, no, sa diyan mabasa natin sa dulo. Sana ay mabasa ko ng maayos dahil hindi na masyadong makikita yung mga litra, no, ano, mga letters, no. The letters is very kuan na kanang sa anong tawag diyan, hindi na masyadong kuan mababasa ang story talaga, no. So yung nalalaman ko lang mga katurista ay kuan, pero talagang pinaghirapan kong basahin para sa inyo mga katurista. So ito yun mga katurista ang binabasa ko sa itong history na to dito sa Katarman. The story of old Katarman in brief. 1521, the fleet of Magellan traveled close to the island of Camiguin Island and dropped anchor in Katagman, presently known as Katarman. 1565, the fleet of Legazpi following the path of Magellan also dropped by Katarman and found the people to have already been trading with other Asian merchants. 1622, the Spanish settlement was relocated in Katarman from Ginsilaban after it was attacked and buried by the Moros in 1618. 1623, the parish of San Roque was established under the Cebu Diocese. Construction of Kuta Bato, the church and convenience were started. 1818, Misamis gained and provincial status with four division Partido de Dapitan, Partido de Misamis, Partido de Cagayan, and Partido de Katarman. 1835, Mambahao town was established, separating it from Katarman. 1871, Mount Vulcan erupted, forced all the building to the ground and destroy the whole town of Katarman, and which this devastated town became a part of Mambahao. 1912, the town of Katarman was restored, but the site of this seat of government was transferred to Giob, some 10 kilometers from the volcano. Source of information: History of Camiguin by Don Vicente Leo, Philippine History by Saidi, three other records. So yan, mga brothers and friends, the history of the old Katarman brand. So sana nabasa ko na maayos ng mga ka-brothers and wills. A brief account of Mount Volcano eruption, May 13, 1871. 6 p.m. Kuta Bato, the capital of the Camiguin Island, was a quiet and attractive town, verdant in its natural wonder. Peaceful shores provided strolling grounds for the inhabitants as they passed under the precious moonlight. Suddenly, tranquility came to the hut as a stop Iranians rumbling sought under creepable terror. Hundreds of houses and the church crumbled into pieces, the ground rolled and broke into deep crevices with horrifying earthquakes, serve only as prelude to the destructive climax. Studies never witnessed before.
amount will not give out of the firstest and most violent outbreak. 6:20 p.m. Tabato was but at Red Bull. Pile of ruin. Single volcanic eruption buried a beautiful town into obscurity. Hundreds of lives were lost, while the survivors of refugees and the European country that gave them hope for tomorrow. So, sana nabasa ko na maayos mga bayo, mga brothers and girls, no? A brief account of the eruption was May 13, 1871. Mga ka-brothers and girls, it's sad, no? Maraming tao pa lang na tabunan dito sa pagputok ng vulkan. So, there are hundreds of people buried in this area, mga ka-brothers. So, dito din may nakasulat, pero hindi na. Hindi ko alam kung ano yun. Napakasakit isipin na marami pa ng tao na natabunan dito. Ang mga kalansayan dyan, patatagas sa loob. Siguro may mga puto pa dyan at marami mga tao dyan na naka-buried sa church na ito. So, yan lang muna mga ka-brothers on wheels. Please subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the notification bell para lagi po kayong update sa aking mga video. So, Direct Moto here in Camiguin Island.